guys. So, magandang umaga. Kung first time ka, ako nga pala ang inyong online criminologist, Pulisia po. Naghahanap ka ba ng tao na gustong makausap or gustong mag-inquire regarding sa patas or sa crime assistant? Kasi may agam-agam ka. So, wala kang access sa police, wala kang access sa abogado, or malayo ka sa abogado, pero gusto mo online. So, nandito ang aking channel or ang ating channel. Pulisia ko para sa inyong query. Well, kung mga ganong scenario guys, kung halimbawa, meron tayo o kayong gusto ng tulungan, o either o mismo kayo ang naaagrabyado or tinatawag na maaaring akusahan. So, hindi naman agad yan may abogado ka. No? Hindi naman agad mag-hire ka ng abogado. Siyempre, mag-i-inquire ka muna sa mga basic na pwedeng mangyari. Kasi kung magabayad ka agad ng abogado, abay, ano agad yun? Libo agad yun. I think sa online consultation pa lang, mababa ang 2,000. No? So, siyempre, magkatanong-tanong ka muna. So, andito yung channel para, ang channel natin para i-assist kayo kung ano ang maaari at ano ang maaari mong gawin or para pinakamada best dito saving life and expenses. So, pwedeng ma-minimal natin or maximize natin yung expenses nyo pagdating dito sa usapang kaso. Yan po ang function ng channel natin. Assistant. Paralegal assistant or pre-crime consultation. At sa mga guys, so, gusto ko lang magpasalamat sa mga nagjo-join sa ating membership. So, sa mga gustong mag-join, mag-subscribe kayo and i-click ang notification bell at lalabas po dyan yung joint membership sa ating channel. At ipindit nyo lang yan. I-click nyo lang yan. Meron naman yung instruction at sundan nyo lang. At yun, makakapag-set na kayo ng monetary support sa aking channel or sa ating channel. At huwag kayong mag-alala, ay yan po ay maliit na halaga lamang na makakarating sa akin. So, nang dahil sa maliit, siyempre pag maraming maliit, lumalaki yan. At yan ang kailangan natin para sa improvements ng ating channel, para sa mga equipments nating tools pambili sa ating pag-video. No? So, nga, nagluloko na yung aking some part. Kailangan na atang mag-retire. Ayun guys, huwag kayong mahiyang mag-PM. So, kung hindi man magtama ang oras natin, so, unahan ko na kayo. Pwede akong tawagan from 9 a.m. to 11 a.m. So, dalawang oras na yan. Siguro, from time to time, i-appoint natin para magtama yung oras natin para matawagan nyo ako. Mag-PM lang kayo sa ating social media account, Pulisia ko, Messenger, or mag-PM kayo, okay? So, yun nga, kung halimbawa, ang scenario ganito, ang isang respondent ay nakakulong na. So, anong gagawin natin para makatulong natin? Siyempre, yung nakakaluwag-luwag is call the lawyer. Okay? So, sa hindi naman, at talagang salat din sa buhay, natulad ko. Tulad ng iba dyan, eh, medyo, o kaya gusto mo naman, medyo nakakaluwag-luwag ka, pero gusto mong makatipid. So, all have to do is, kausapin mo muna yung respondent. Kung ano ba talaga ang kaso. After mong ma-verify na talagang ganun nga ang nangyari, either ang resulta man niya, o guilty siya, or not guilty, sa iyong palagay. So, hingiin mo ang information ng kaso doon. Saan ba hingiin yan? Doon sa office of the prosecutor o sa korte. Nandoon na yan. Hingiin mo yung case number. So, doon mo sa information of the case kasi. Doon natin, doon nyo makikita yung proper charges. Hindi na yun haka-haka. Ano man yan, kung ilang gramo man yan, kung anong section, nandoon na. So, ngayon, kung hindi nyo kayang ma-analyze, mag-consult na kayo sa may hawak na lawyer. Kausapin nyo. Kung ano ang pwede nilang privilege yung maibigay sa respondent para makalaya na.
yun lang. Kung kailangan maibibigay ba nila yung tinatawag nilang sikat na sikat dati na plea bargaining, why not? Ngayon, kung maibibigay nila yung bail, kung bailable man yan, aba, may mag-bail. Yun lang, ganun lang. Ngayon, kung hindi naman bailable, no bail recommended, siguro kung kaya nyo, kung ini-estimate nyo na yung ibigay na bail recommended ay kaya nyong bayaran, mag-request kayo ng bail, petition for bail. Ay, ganun lang yun. So, ngayon, kung talagang, halimbawa, mabigat yung kaso, no bail recommended, sa palagay mo, wala ka namang pangbayad ng bail, huwag ka na mag-request ng bail recommended. So, hingiin mo na lang yung maaaring maminos ng sentensya or maaaring makalabas. Kasi, magre-request ka ng bail, petition for bail, pero wala ka namang pambayad. Anong gagawin doon? Eh, di useless din. Eh, yung plea bargaining siguro, ang pinakamabisang gawin. Or, kung sa mga medium na case lang, no, capital offense na medium ang sentensya, habulin nyo yung probation para maka-avail ang respondent. So, paano ba ang makukuha yung provisional correction na yan? Provisional sentence na yan, correctional sentence. Kapag pamamagitan ng yung 1 degree lower, so makaka-avail niyan ang ang respondent yung 1 degree lower, yung mabuting pag-operate doon sa korte. For example, admission of the case, admission of guilt. Amin mo na nagkasala ka nga. So, maaaring mabigyan ka ng 1 degree lower na penalty. So, napakalaki nun. So, yung dosi mo magiging 6 na lang. So, pasok na sa probation. Ay, tapos na yung kaso. Pero kung hindi mo naman matanggap ng respondent yung ganung sentensya, edi mag-bail ka, tuloy mo yung kaso. So, take note po ah. Ito naman sa mga sa nagdidemanda Marami kasing nagtatanong, ano nga ba mangyayari kapag natapos yung kaso? Anong mangyayari doon sa anong mangyayari doon sa nagdidemanda? So well, normally yung hinahabol mo siguro sabihin na natin yung na-damage noon na property mo ay pwedeng pagbayarin yung respondent. Okay, pwedeng mangyaring ganun. May ibalik sa iyo. Pero yung as well, pagkakulong noon, wala sa iyo 'yun. Gobyerno ang magbe-benefit niyo kasi kung may pagkakulong na sentensya or fine, so nasa gobyerno 'yun mapupunta doon sa estate, hindi sa iyo. So yung sa iyo lang yung na-damage lang na sa iyo, na incurred ka nga. Sabi na natin yung na-damage ka ng 100k plus siguro dagdagan mo yung pambayad mo sa abogado, pwedeng ganun yun. Pero normal eh. Kung walang fine yan, pag nakulong yung suspect, wala lang. Napakulong mo lang yung suspect. So, ganun lang. That's it. Pag may fine naman, hindi na mapupunta sa'yo. Doon din yun sa state mapupunta yung fine and sentence. Bawa, nakulong siya ng 12 years. Diba kasi hindi mo pinahira. Hindi ka nagpa-ariglo. Kaya gusto mo talagang makulong, ay di yun, makukulong yun. Hanggat matapos yung kanyang sentensya, halimbawa, 12 years, di 12 years siyang makukulong. So, yan lang yung benefits, nakulong yung suspect. Pero, ang tanong ko nga yan kung nakulong ba yung suspect? Ano naman ngayon? Nagkaroon ka ba? Nagkaroon ka ba ng hustisya? Tapat ba yung hustisya ang binigay sa iyo kung nahatulan yung suspect na, sabihan natin, 12-20? Tapat ba? I think. So, yung tanong na yan ay kayo na makakasagot. Hindi na ako.
So, ano lang, lumikot lang yung aking utak. Pagsakali lang mag-changes yung perspective mo pagdating sa kaso. So, maraming salamat po. Thank you for watching. See you again. My next video.